Well mga idol, sa isang malaking balita nga ni Bryant Windhorst patungkol dito kay Kyrie Irving at patungkol sa Los Angeles Lakers. Hindi pa nga daw tapos, may pag-asa pa rin mapunta itong si Kyrie Irving sa team ng Los Angeles Lakers. At sabi nga rin ni Windhorst mga idol, ng kanyang mga sources niya daw ay hindi mga reporter lamang, kundi high-ranking officials. Pakinggan natin to mga idol. People in the league, and we're not talking about ancillary people, we're talking about, you know, high-ranking people who believe that Kyrie is not, this is not done. Sabi pa nga ni Windhorst sa kanyang report mga idol, alam naman natin na sobrang interesado si Kyrie na sumali sa Lakers. At ang Lakers ay sobrang interesado nga din dito kay Kyrie Irving. Kaya huwag pa nga daw isarado ang pinto sa oportunidad na ito. At sinabi niya pa nga mga idol na ito nga daw si Shams Charania ay malinaw na nakikipag-usap sa kampo ni Kyrie Irving. Tapos neto mga nakarang araw nga lang daw ay nireport neto ni Shams na baka mag-opt-in itong si Kyrie Irving sa player option niya dito sa team ng Brooklyn Nets at mag-request nga ng trade, kumbaga sign and trade. Hindi nga daw ibig sabihin ng pag-opt-in ni Kyrie ay doon na siya talaga maglalaro. Maka-move nga lang daw ito para mas secure, masigurado ni Kyrie Irving ang napakalaking salary niya na 36 plus million. Kaya hindi pa nga daw tapos mga idol, may chance pa rin ng team ng Los Angeles Lakers na makuha nga itong si Kyrie Irving. Kaso ang natitirang paraan na lang nila ngayon mga idol ay via sign and trade. Kaya nga hindi pa dapat malungkot ang mga Lakers fans na umasa na pupunta si Kyrie Irving. May chance pa pala ito mga idol. Meron pang isang paraan para nga mapunta itong si Kyrie Irving sa team ng Los Angeles Lakers. Pero anyways nga mga idol, pag-usapan natin ang trade na naganap ngayong araw na ito. New York Knicks binigay nga sa Piston itong si Nerlens Noel, Alec Burks, dalawang second round pick at ang kanilang 6 million in salary. Ang New York Knicks mga idol natanggap itong dalawang second round picks ng Pistons pati na rin cash incentives. At kung matanong nyo mga idol bakit ganito ang trade, walang kapalit na player ang team ng New York Knicks. Well, isa nga itong move para mag-clear ng cap space para kay Jalen Brunson. Dahil sa move yung ito mga idol, meron ng 30 million na pwedeng gastusin ang team ng New York Knicks sa free agency. At balak nga nilang ubusin yon dito kay Jalen Brunson. 4-year 110 million nga daw mag-uumpisa ang offer netong team ng New York Knicks. At kaya siguro naging all-in sila dito kay Jalen Brunson sa parating na free agency ay nabalitaan siguro nila na yung kampo nga daw ni Jalen Brunson ay gusto ngang malipat itong si Brunson sa ibang team para nga mag-flourish, malabas niya ang kanyang tunay na potential. Hindi niya daw kasi magagawa sa Mavs yun dahil nandun si Luka, the most ball-dominant player nga daw ngayon sa NBA. Kaya nga mga idol, ang team ng New York Knicks ayaw ng pangawalan, ayaw ng sayangan ng tsansa na makuha nila itong si Brunson. Pero anyways nga mga idol, sa ating next balita, eto nga si Ivica Zubac ay nag-agree nga sa 3-year 33 million na extension sa team ng Los Angeles Clippers. Tumaas nga ang projected salary niya sana mga idol by next season na 7.5 million lamang, naging 11 million na nga ito per year. Mukha nga kasama siya mga idol sa pangarap ng Clippers sa kanilang future dahil sinayin pa nga siya for 3 more years. Pero anyways nga mga idol, sa ating panghuling balita, Moses Moody at ang Warriors rookie na si Patrick Baldwin Jr. spotted na magkasama sa isang baseball game. Mukha nga mga idol, nagbibuild na ng chemistry itong dalawang batang player na ito. Siguro tinuturoan na rin ni Moody mga idol itong si Patrick Baldwin ng mga do's and don'ts para nga sa team ng Golden State Warriors. Ano ba ang dapat niyang gawin as a rookie dahil pinagdaanan nga ni Moody last season. Pero anyways nga mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!